So yun na guys, so bali ginaya na lang natin yung layout ng isang kwarto sa kabila kasi halos magkahawig lang din sila ng forma. Bali mayroon itong gitna kagaya ng sa kabila. Ay, kaya naglagay ako doon ng isang box, maglalagay na ako ng flexible doon. Papunta dito sa gitna, tapos ayun, may box tayo doon sa dulo kasi mayroon pa tayong isang ilaw doon. So yun, last na yun, mayroon lang tayong hub doon para doon na lang natin ilagay yung ating flexible. So PVC flexible na yung gagamitin natin dito guys, kasi nga ayun na yung available natin na materials. So you guys, isang magandang araw na naman pumuli sa ating lahat. At ngayon ay nasa third floor kami ng malaking bahay. At nasa isang kwarto na kami. Ayan, sa isang kwarto ng anak ng may-ari. Ayan. At kasama ko si Walter at si Arman. At magli-layout na kami dito ng lighting. At ipapakita ko yung ano dito, aking pinaprint. Papakita ko yung pinaprint ko na plano dito. Ayan, simpleng design lang ng ilaw ang gagawin natin dito. So yun guys, ayan yung mukha ng ating layout. So mayroon lang tayong limang ilaw dyan. Mayroon tayong apat. Ayan, paikot. Tapos mayroon tayong ano, isa sa gitna. Ayan. Ayan. So, ito. Meron tayong drop light kabilaan. So bali dito guys, ito yung ano sa headboard ng kama, headboard to dito. Dito yung entrance. Ito yung banda sa footboard. At dito ay meron siyang kabilaan na LED downlight yan, oh. LED downlight yan. Tapos, mayroon pang ano yan guys. Hindi lang nailagay dito. Mayroon pa yan para doon sa shelves. May shelves kasi dito banda. May ilaw din yon yung shelves. So, aabangan ko na lang din yon yung para sa shelves. Yan. Eh, hindi kasi nailagay dito. Mayroon din yon yung sa shelves. Kada shelves dito ay may ilaw yon sa ilalim. Yan. Okay. Oh. Yan yung area natin guys. Maraming mga sinampay dahil nga ito ay ginawang ano. At tulugan ng mga nagtatrabaho. So pakita ko lang yung area, yung aircon at yung isang bintana sa gilid. At diyan banta kay Arman, nandiyan yung headboard at diyan yung drop light sa kabilaan na yan. Yan diyan namin i-layout kabilaan, drop light yan. At dito yung tinuturo ko kanina ng downlight, yan ito kabilaan dito. At dito may shelves to. Yan, may shelves na ilalagay dyan. So kada shelves ay mayroong ilaw yon. So hindi lang napakita dito sa plano, pero doon sa isang print niya na pinasa ay mayroon doon. So ilalagay ko lang din yan dyan ng ano, drop. Ayan. So bali yung natapos namin na isang kwarto doon, yun. Tapos ito yung family area. Yan, kila Alan banda. At yun yung master sa kabila. So yan, gagawin na namin ni Walter. Layout na namin. So bali yung sa abang namin sa aircon pala, nandiyan na. So bali naglagay tayo ng number 10 na ano, na abang dito. Tapos merong grounding. Yan. A few inches later. So yun na guys, oh. Bali ginaya na lang natin yung layout ng isang kwarto sa kabila kasi halos magkahawig lang din sila ng forma. Bali mayroon itong gitna kagaya ng sa kabila. Ay, kaya naglagay ako doon ng isang box, maglalagay na ako ng flexible doon. Papunta dito sa gitna, tapos ayun, may box tayo doon sa dulo kasi mayroon pa tayong isang ilaw doon. So yun, last na yun, mayroon lang tayong hub doon para doon na lang natin ilagay yung ating flexible. So PVC flexible na yung gagamitin natin dito guys, kasi nga ayun na yung available natin na materials. Ayan na yung papunta natin sa switch na PVC. Nag 3-4 tayo doon kasi marami ng wire na dadaan natin dyan pagdating sa last na box na yan, kasi mayroon pa tayong line to line na pupunta dito. Nag box tayo dito guys kasi nga mayroon pa tayong ditong papuntahan na isang susuplayan pala na ano, na sa CR. Yan. Ito yung CR niya. So mayroon tayong tubo dito para sa switch. So ito ay mayroon pa tayong nakiraan dito na isang return na
yung ating wall lamp doon sa labas. Doon saka dito banda. Pag nandun tayo sa labas ng bahay ay makikita yon. At ang switch noon ay dadaan dito. Mula doon, pinakit namin yan dito. Dito sa tubo na to. Tapos dadaan yan dito. At dadalhin doon at doon yan mag-switch doon sa hallway. Ah, hindi pala, sa family area. Yan. So yun guys, oh. Yan. Yan, so, sa mga teknik natin para malinis yung ating mga tubo sa yan, taas. At ayan, yung doon ay may takip na. Mamaya ipapakita ko kung ano yung mga mukha ng ating layout kapag sa loob na ng Kisame. Yan. So na guys, nakapag-wiring na kami ni Walter at ito, mag-splice na ako. Yan. So ito yung ating line 2. So apat yan, mayroon papunta doon, mayroon papunta doon. Ito papunta doon sa supply ng isang CR dito. Kabilang kwarto, ayan sa kwarto na yon. At mayroon tayong supply din ito papunta doon sa isang CR, yung sinabi ko kanina. So yun yung abang niya. At mayroon tayong line to mula dito, kabila. At yan yung gitna niya, na ilaw. Yun na yung dalawa, dulo. Ayan, padrop na. Ayan. Tapos, ito naman yung dito sa kabila, dalawa din. Ayan, ayan. Ayan, tapos ito, splice ko pa. Tapos lagyan ng flexible, okay na. Tapos ito naman yung 3-port na papunta dito sa ating pull box o square box. At yan, bumaba na papunta sa ating switch sa dito. Sa baba, doon, doon. Ayan, sa baba na yan. Tapos itong sandilaw na to, drop ito para dito sa shelves naman. Shelves. Ayan. At lagyan ko na lang yan ng grounding at lagyan ko ng isang line 2. Tapos okay na. So yun yung sinasabi ko guys, ang mukha ng ating layout pag nasa taas. Nasa loob ng Kisame, oh. Ayan, oh. Ayan. So at least, ano siya. Mas malinis siya tingnan pag ganyan ang ating mga layout. Ayan, o. Tapos sa kabila, yun din, o. Sa isang kwarto, ayan, o. Yun guys, malinis siya tingnan sa taas. Hindi siya makalat. Ayan. So, kapag nag, ano tayo, nag dagdag, mga ganon, madali nating malaman kung saan tayo kukuha ng supply. At hindi tayo din mahirapan. Ayun. Yan yung ating line 2 guys. Ito yung ating line 1. Yan. Ayan. Okay na. Ito dito ay... Ito ay mula doon. Sa kabila. So, iyan na yung mukha niya pag nandito sa baba, guys. Ayan. Okay na. So, yun yung isang PVC na yun. Para yun sa aircon. Ayan. Yun. Ayan na. May wiring na. Ayan. So ayun lang guys, ayun lang yung aming ibinahagi ulit ngayon. Sana ay meron po ulit kayong natutunan sa amin pong ibinahaging kaalaman tungkol sa pag-wiring at pag-layout ng lightings. Salamat po sa inyong lahat. God bless po.